Hi guys! Welcome sa akin channel. Ako nga pala si Anne. Together, let's achieve our dreams. Para po malaman nyo kung andito ang kasagutan sa inyong mga katanungan, ay tignan nyo po ang description box sa baba at skip nyo na po agad papunta doon. Ang pinaka-basic na requirements po sa pagkuha ng passport is confirm online appointment, personal appearance, accomplish application form, PSA birth certificate, pati na rin po ang photocopy. Tapos po, para sa mga kasal na babae, marriage certificate, pati na po ang photocopy. And pang-anim po is ID. May karagdagan pa po tayong requirements para sa mga iba't ibang kaso na halimbawa po kulang po yung info sa ating birth certificate, kung na-dissolve na po yung ating marriage, or kung gusto nyo pong mag-avail ng court chaplain, or kung minor naman po kayo, at iba't iba pa. Yung iba't ibang requirements po para malaman nyo, ilalagay ko po sa description box ulit. Tingnan nyo po doon kung ano po yung mga requirements para sa mga iba't ibang klase ng case kagaya ng mga ganong kaso or ganong sitwasyon, okay? Ano po yung confirm online appointment? Ito po yung appointment natin na dapat ginagawa po natin siya online. Kaya po confirm online appointment. So, tutulungan ko po kayo kung paano kumuha ng schedule or appointment. Kasi kung wala po kayong appointment, pumunta lang po kayo sa DFA, hindi po kayo papayagan, hindi po pwede ang walk-in. Kaya po kailangan meron tayong confirm online appointment. Okay? So, simulan na po natin ang pagkuha ng confirm online appointment. Kunin po natin ang ating available gadgets at pumunta po sa Google Chrome. Ngayon, isearch po natin ang schedule online appointment DFA start. Yan, then lalabas na po schedule an appointment passport appointment system. Dapat po yung website ay www.passport.gov.ph. Kasi kung ibang website po ang yung tinignan, pwede po tayong ma-farming. Ang farming po ay yung masamang gawain po ng mga nag-scam na kukunin po yung information nyo para magamit po sa kasamaan. So, kailangan po, ingat po tayo sa mga website na ating pinupuntahan. So, click muna po natin yung schedule an appointment. And then, makikita nyo po may reminders, terms and condition. Basahin nyo po. And then, pagkatapos nyo pong binasa, i-check nyo lang po itong by proceeding with this application or yung pula na nakasulat dyan. Makikita nyo po, start individual appointment or start group appointment. Siyempre, kung family po kayo, dun po kayo sa group appointment. Mas marami pong information ang kailangan doon. Kung lima po kayong member ng family, kailangan po yung lima na yon ay sagutan nyo yung mga information na tungkol sa kanila. Pero kung isa lang po kayo, halimbawa, magbabakasyon lang po tayo or mag-OFW po tayo, dun po tayo sa start individual appointment. Ang unang page na makikita nyo po is individual site location. Ayan. Okay na po yung region, okay na po yung country. Punta na lang po tayo sa site. Yan po ang pinakamalapit na DFA sa inyo. So kami, Angeles, Marikimol, Pampanga, ang ilalagay ko. Automatic na po, andyan na yung office name and office address. And then, i-click nyo lang po itong next. After po nun, mapupunta po tayo sa date and time. So, ang color green, yun po yung available. Ang red naman po, yun po yung mga nakuhanan na po ng schedule ng ibang tao or hindi available. So, dun po tayo sa earliest date na available, halimbawa sa 17. At linitaw po yung mga time na available. Ang available lamang po is 3 to 4 o'clock. So, yung 15 to 16. Yun. So, i-click po natin yun. Halimbawa, okay naman sa atin yun. So, i-check natin, I'm not a robot. And then, next. Mapupunta naman po tayo sa personal information page kung saan andun po yung basic info sa atin, mobile number, email address, confirm email address, tapos po yung name natin, birthday, gender, civil status, so basic lang po yun. Yung birth legitimacy, so click po natin halimbawa, legitimate and illegitimate. Pag legitimate ka po, yan po yung kinasal yung magulang mo bago ka pinanganak. Okay, so legitimate ka. Pero case to case basis, meron naman po kasing illegitimate child na naging legitimate child na afterwards. So, tanong nyo na lang po sa parents nyo kung di nyo alam or tingnan nyo po sa birth certificate nyo. So, legitimate tayo, no? So, sagutin nyo lang po lahat yan.
mahalagang information po yung email address kasi dito po sila magsisend ng inyong mga reference number. So, kailangan po active ang gagamitin nyo. Kailangan po alam nyo yung passport at email ng inyong email na gagamitin dito sa passport. At yung mga naka-asterisk po, ibig sabihin po, importanteng sagutin nyo yan at hindi kailangan skip. Pero kapag wala po silang asterisk na color red, pwede nyo pong skip. So, kapag na-fill up nyo na po lahat yung sa personal information page, punta na po tayo sa next. Makikita naman po natin ang family information page. Ngayon, sagutin po natin to. Andito po yung full name ng ating father, mother, nung dalaga pa siya, at yung spouse or yung asawa po natin kung married po tayo. Pero kung single po tayo, hindi na po natin kailangan ito. Pagkatapos po nating ma-fill up ang family information, pindutin po natin yung next. Yan, so mapupunta po tayo sa application information page. So, ang application type, lagay lang po natin new. Pero kung renewal, renewal. Kung lost, lost po ang lagay nyo. Basis of Philippine citizenship, meron po tayong by birth, election, marriage, naturalization, etc. Pero kung birth po tayo, edi birth, yan. And then, foreign passport holder, lagay nyo lang po yes or no. Tapos, emergency contact person. After po nating na-fill up yon, pindutin lang po natin yung next. Mapupunta po tayo sa contact information. So, makikita nyo po dyan yung complete address, city, province, and occupation. Pwede na po natin skip yung office number tsaka yung office address kasi wala naman po siyang red na asterisk. Pagkatapos po natin ma-fill up yun, pindutin lang po natin yung next. So, nag-invalid po yung occupation ko kasi po nilagay ko NA. So, itatry ko pong nilagay yung not applicable na complete. Ayan, not applicable. Then, pindutin ko po yung next. So, pwede po yung not applicable, wag po yung NA, so hindi niya tatanggapin yon kung wala po tayong trabaho. Ngayon, pagkapindot po natin ng next, mapupunta po tayo sa information review. Pagkatapos po nun, pindutin natin yung I'm not a robot. Pagkatapos po nun, i-check lang natin yung I am aware the possession of passport, blah blah blah. Siyempre po, basahin nyo, no? After po nun, pindutin po natin yung confirm. Ngayon po, mapupunta tayo sa payment section kung saan makikita po natin ang regular processing. Dati po, may express processing to ng 7 days, I think po, no? Or 5 days. Ngayon po, siguro dahil pandemic, wala po siyang express. So, regular processing po tayo kasi wala tayong choice. Click lang po natin yan. At makikita po natin ang please choose a payment method. So, pwede pong over-the-counter or credit debit card kung meron po tayong card, okay? So, over-the-counter halimbawa kasi wala po tayong credit or debit card. Ngayon, ang babayaran po natin is 950 pesos. So, sabihin po natin, pay now. Or click natin, pay now. So, makikita nyo po yung payment confirmation kung saan meron po siyang mga reminder. Pwede pa po tayong ma-charge halimbawa sa 7-Eleven na 50 pesos kung doon tayong nagbayad, no? Ng convenience fee. Okay? Pero yung sa passport mismo, 950 lang po yon. Pero syempre, maglaan po tayo halimbawa sa mga over-the-counter na gagamitin natin. Halimbawa nga po, 7-Eleven or Western Union, no? Tapos daw po, kailangan masettle natin ang payment ng 24 hours pagkatapos nating ma-receive yung reference number. Kaya po, kung gagamit po kayo ng bank, kailangan po siguraduhin yung hindi weekends ang inyong pag-appointment or pag-schedule. Sinabi niya rin po na ang processing fee ay hindi refundable at hindi transferable. Hindi mo po siya pwedeng ibigay sa iba. Ngayon, kailangan daw po kayo mismo ang magpakita or mag-appear sa appointment. So, I agree na lang po natin siya. And then, proceed to payment. Ngayon, napupunta po tayo sa general guidelines sa pagbayad. Sa bayad center po, pwede po tayong pumunta sa Robinson, EB, Supermarket, LBC, Villarica, True Money, or pwede daw po sa 7-Eleven or EasyPay outlets. So, tingnan nyo na lang po kung saan po kayo available sa mga yon. Pwede rin po daw kayo magbayad through Bayad Center app gamit ng inyong mga devices. Okay, sabi pa po dito na magpa-process lang po yung payment kapag nabayad nyo na po kaagad. At magbibigay sila ng confirmation. So, basahin nyo na lang po yung mga guidelines. Ngayon po, kapag nandito na kayo sa page na to, yan, pag ni-scroll down nyo po, makita nyo print, may mag-i-email na po dun sa email na nilagay nyo kanina dun sa information nyo or personal information. So, abangan nyo na lang po dun. So, punta po tayo sa aking email, okay? Sabi niya,
Dear Chernobyl Skordapia, this is not your booking confirmation. Ibig sabihin, yung appointment po natin, hindi pa siya confirm kasi hindi pa po tayo nagbabayad. So, ang gawin natin, punta po tayo sa 7-Eleven at bayarin po natin yung 950 pesos, pati na yung convenience fee na 50 pesos. Ang ilalagay nating reference number ay ito. Ito po yan. Yan. Ngayon, halimbawa po, nakabalik na tayo galing bahay, galing dun sa pinagbayaran po natin, dun sa 950 pesos. Mag-i-email po sa inyo ulit si TFA. Ang makikita nyong email niya is, you have successfully confirmed your passport appointment booking. So, andun po yung appointment reference number, site name, date, and time. Tapos, basahin nyo na lang po siya, and then makikita nyo po, no? Nakasulat dyan, print all the attached documents in A4 size paper. Ang ibig sabihin po, hindi pwede yung bond paper lang na natural size. Dapat po A4 size paper. So sabi niya po, click here to download your application form. So yun na po yung other requirements kanina na nabanggit ko, yung accomplished application form. Ito na po yun, so ikiklik nyo lang yan. Okay, halimbawa, click ko po, no, ayan. So, matik po, naka-fill out na po yan kasi nag-fill out na po tayo kanina. So, ang nilalaman po ng accomplished application form is important reminders, pati na rin po yung steps at the data capturing sites. Yung mga steps na po ito ay mga instruction para pagpunta po natin sa DFA, hindi po tayo e-enge-enge, aanga-anga po, no? So, yun. Nandito rin po yung passport application form. Tapos po, yung electronic receipt number, yung DFA copy, pati po yung applicant copy. So, dalawa po siya. Bali, apat na piraso po to. Nangangailangan po tayo ng apat na A4 size paper. So, ipagpalagay po natin na kumpleto na ang ating mga requirements. Ngayon, ano na po ang ating gagawin? Maghihintay po tayo ng date kung saan sinet po natin yung appointment natin. Ngayon, darating po tayo sa August 17 ng 3 to 4 p.m. sa DFA po na pinili nating site. Hindi po tayo pwedeng pumunta ng mas maaga or mas delay ng 30 minutes. Okay, halimbawa po, ang schedule ko is 3 to 4. Darating po dapat ako doon ng 2:30. Hindi ko po kailangan maging mas maaga kasi meron pong mga schedule appointment na mas nauna sa akin. So, ibig sabihin kahit na dumating ako, hindi naman po first come, first serve basis. By time po and by appointment. So, di nyo na po kailangan maging mas maaga. At hindi nyo na rin po talaga kailangan ang malate, okay? Ngayon po, punta na kayo sa DFA site. Magtanong-tanong na lang po kayo, i-guide naman po kayo ng mga security guard or yung mga ibang staff doon kahit na naglagay na po sila ng steps. Nung ako po, mga 10 to 20 minutes lang po yung process sa akin kasi po pandemic, kahit po na late ako or late ako sa schedule ko ng mga kasi po, 2 to 3 ako. Let's say na 2, 3 ako dumating. Ako pa rin po yung nauna. Dalawa lang kami. Nauna pa ako sa kanya. Renewal siya na tas ako po new. Mga 15 minutes process lang po. Okay, natapos na po yung akin. Pero iba't ibang cases po kasi pandemic po tayo. Kaya konti lang po kami. Dalawa lang kami. Kapag po siguro na late ka, affected. Pero dati po, nung kumuha yung family members ko ng passport, inabot daw po sila ng 30 minutes sa process. Kasi marami po sila. Hindi naman po sana ako late, no? Talagang ang target kong dumating is 1:30 kasi po sabi nila, dapat 30 minutes lang ang pinaka mas maagang punta mo doon. So ako, gusto ko maaga ako. Kasi yun yung nakasabi at sumusunod po ako. Tapos, pagkadating kong ganyan, hindi natid na ako ng papa ko, no? Pumasok na kami. Pagkadating ko, nakalimutan ko pa yung mask ko. Bumili pa ng mask yung papa ko. Pumasok pa sa mall para ibili lang ako mask. So, ang tagal-tagal niya, no? Kasi nga, syempre, papasok pa siya sa bilihan ng mas, ang dami-dami pang tao. So, inabot ako ng ilang minuto sa paghihintay sa kanya. Sa totoo, nga, mas mabilis pa nga yata yung process ko sa loob ng DFA kesa sa paghihintay ko sa kanya sa labas, no? So, umabot kami ng 2 o'clock na, nandun pa rin kami sa labas. So, 2:03, pinagbilisan ko yung lakad ko, no? Pinagbilisan ko para po pumunta doon. Ayun, okay naman, wala naman tao at nauna pa ako sa kasabay ko. Okay naman, so pagkapunta mo doon sa site, tinanong ko na nga yung guard, pinapunta niya ako dun sa gilid, kinuhanan po ako ng information ng temperature, gender, birthday, at name. So, ito po yan, iyan. Tapos, ito po, alam ko, kailangan siya sa lahat ng establishment kapag pumapasok po kayo, diba? Kasi po, kailangan yatang sundin nila to
tingnan po nila kung nilalagnat kayo kasi nga po pandemic. Pero siguro pag walang pandemic, di na kailangan ito, no? Tapos po, tinignan na yung mga papers ko. Okay, binalik niya sa akin, pinapunta ako sa mismong DFA. Pagkapasok ko dun sa mismong DFA na site nila, no? Yung guard, tinignan niya yung body temp ko, pinasulat niya po dun sa papel. Ngayon, naghintay ako ng mga 1 minute, pinapasok ako. Yung unang pasok ko po, may window doon, kinuha po yung mga papers ko, chinek kung tama ba siya. So, pinahintay po ako doon. So, pinaupo muna ako ng mga 2 minutes, 3 minutes lang po ata yung pag-check nila doon sa window. Tapos, nag-proceed po ako sa payment. Pero dahil po nagbayad na ako, punapunta lang ako sa payment. Pero, agad-agad, pinapunta na po ako agad doon sa last process, which is yung data capturing or yung pagpipicture po sa inyo at pagkuha ng mga information sa inyo. So, magpipirma ka doon, yung thumb mo, kukunin, tapos pipicturean ka. So, yun na po yung last process. Bukod na lang, kung gusto nyo po magpa-deliver, pupunta pa po kayo dun sa isang table kung saan yun po yung humahawak sa mga gustong magpa-deliver. Siyempre, ako, nagpa-deliver na ako kasi hassle pa yung pupunta ulit doon sa mall. So, may pandemic pa, kaya ayoko na po labas na labas. Kaya, ang ginawa ko po sa akin, delivery. So, pagka-delivery po kayo, yun po yung last na pupuntahan nyo. Pero kung hindi, last na po yung kung saan po kayo kukunin ng information, tapos, uuwi na po kayo. Ngayon, pagkatapos po ng lahat ng process, ang gagawin nyo po ay hintayin nyo lang ang inyong passport sa inyong bahay kung delivery po yon. Pero kung hindi nyo po pinili yung delivery, kailangan nyo po bumalik ng after 12 working days. Ngayon, halimbawa po si Chena Bells ay nagpasked ng 17, di ba po, July 17. Ngayon, babalik po siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sa August 4, 2020, kailangan po bumalik si Chena Bells sa DFA site para kunin ang kanyang passport. Pero kung binili nyo po yung delivery, expect nyo po na by August 4, kailangan may dumating po sa inyo na LBC. LBC po kasi yung ginamit nung sa amin, no? Yung dito sa Angeles or whatsoever na gamit nilang courier. Nang August 4, kailangan pumunta po sila sa bahay nyo para ihatid yung passport. Kung hindi naman po, i-follow up nyo na lang po siguro. Kasi ang alam ko po, makakancelan yung passport ng 3 months. Kung tama po ako, correct nyo na lang po kung mali. Pero pagkakalala ko po, makakancel nyo yung passport pag hindi nyo po kinuha sa loob ng 3 months or 1 month po ata. So, i-check nyo na lang po. Ang pagpapadeliver po sa amin sa passport dito sa Angeles, Pampanga is 150 pesos. At ang courier po nila is LBC. So, dadating po siya na nakaganito. Ayan. Na-receive ko po siya ng, hindi ko na po kasi matandaan, pero matagal na po to sa akin, hindi ko pa nga po siya na-open, hindi ko pa nga nakukorek kung meron po pa siyang corrections. So, darating po siya na kaganyan, ayan, ganyan, bibigay po nila sa inyo. Pero feeling ko tama naman po kasi ilang weeks na po siya sa akin, no? At dapat darating siya ng July 24. Feeling ko dumating naman po siya ng July 24 onwards kasi agad naman po siyang dumating eh. So, pagka-open nyo po, ito makikita nyo may nakaipit na Chena Bells. Ah, yung Chena Bells na yon, yun po yung receipt po. Yung receipt dun sa application form. Yung copy po ng applicant. So, eto na po yung passport. Yan. So, kuya ko lang po siya. Tingnan ko lang po kung meron siya mga pagkakamali sa buhay. Tingnan nyo po siya kung meron pong mali. Tapos, dapat i-follow up nyo na po agad sa DFA. Ang kailangan po is formal kasi yun po ay government office. Yung pong maayos. Hindi po yung naka-spaghetti strap, naka-halter, naka-tube. So, wag po ganun, no? Tapos po, hindi po pwede yung naka-skirt, naka-short. So, dapat pants po tayo yung mahaba. Kung in terms of religion naman po yung pananamit nila, halimbawa sa Muslim, yung hijab, alam ko po, okay lang sa kanila yon. Pero po tayo, dapat yung buhok natin nakaganyan, tapos yung buhok natin nakaipit sa ating tenga. Tapos, dapat po wala tayong earrings. Wala po tayong necklace. Also, yung makeup po natin dapat hindi heavy. Yan, yung makeup ko po, ganyan lang siya nun. Nakakilay, naka-BB cream, naka-blush on, tapos po naka-eyelash. Tsaka naka-lipstick pala. Dapat po ganyan lang. Huwag na po yung paka-bongga natin, paka-extension pa po natin yung mata natin o yung eyelash natin, tapos paka-eyeshadow pa po natin na rainbow, tapos po yung blush on natin, putok.
So, wag na pong ganon kasi po, papatanggal po yon sa mismong DFA. So, nakakaya naman po yon. So, wag na po natin gawin yon, okay? So, yun lamang po para sa video na ito. Kung meron po kayong hindi naintindihan, may mga katanungan po kayo, mag-comment lamang po kayo sa baba. Susubukan ko pong sagutin yan. Maraming salamat po sa mga nagko-comment at nagla-like at nagsusubscribe sa aking video. At yung ibang information nasa description box po, so i-check nyo na lang. Maraming salamat po sa lahat. God bless. Ingat. Always wash your hands. Use alcohol, wag po tayong lalabas. Be voluntary frontliner, okay? Sa pagiging masunurin natin sa mga rules, that way magiging voluntary frontliner na po tayo. So sumunod po tayo, okay? Para maging maganda at ligtas na ang ating mundo para sa lahat at bumalik na po talaga tayo sa normal, okay? Maraming salamat po sa lahat. Sorry po sa mga background na dumadaan dyan sa likod. Mga anak ko po yun, no? Dito. So, eto po sila, si Faye and Jam. Bye-bye na kayo, Jam. Bye-bye! Bye! Bakit talagang bye-bye? Bye!